magpapalita kayo mag-asawa. Sabi, pagkakaunawaan namin yung mga. Nagpapalayagan si Ellen na talaga dito. Ano sa mga to? Nakukuhay sa inyo. Kaya rahanap pa ba? Ika dito. Siyempre naman. Ano mga klaseng tanong yun? Wala akong ginawa! Wala akong ginawa! Wala akong ginawa! Wala akong huulin! Sige. Ituloy mo. Baka nakakalimutan mong nandito ka sa pamamahay ko. Paliligpit si Marisa? Hindi si Marisa ang gusto kong iligpit mo. Si Ino? Eh, di si Minda. Uy! Maaga ako ngayon. Saan ka ba galing? Sus! Para naman wala akong kausap eh. Ha? Ano yun? Saan ka ba nanggaling? Wala. Humanap ng racket. Uy! May maganda akong balita sa'yo. Ano yun? May nagpapasundo sa akin sa presinto. Hulaan mo kung sino. Sino? Si RJ. Yung anak ni Jessica. Eh, nagpapasundo sa akin sa presinto eh. Oh! Solusyon mo na yun sa problema, ha? Hindi yan ang sagot sa problema ko. Sige, lumakad ka na. Baka mauna ka pa ng iba. Dito na lang muna ako. Kailangan ko mag-isip. Sige. Tembong, parang konti ang kumain kanina. Oo nga, Chang eh. Nagtataka nga rin ako eh. Siguro, nagbabawon yung iba kong suke, kaya hindi sila kumakain sa karinderya natin. Panapanahon din siguro, Tembong. Eh, nagtitipid siguro yung mga karpentero. Katulad ngayon, wala lang klase. Nag-iipon yun para sa mga pag-tuition ng mga anak nila sa pasukan. Pero ibang klase, ang baba ng kita natin yung araw na to. Alam mo, pababa ng pababa ang kita natin sa bawat araw. Hindi naman ganito nun eh. Kung kailan pa naman mas marami ang pinakakain mo, nakakahiya naman sa'yo, Tembong. Chang, wala ho yun. Pasasaan ba at makakaraos din siguro tayo. Pero kung ganito nang ganito, Chang, siguro mas mabuti kung maganap tayo ng ibang mapagkakakitaan. Sideline ba? Eh, Nay, kung bumalik kaya ako sa pagtitinda ng sigarilyo doon sa bar, may malakas ang racket ko doon ah. Eh, sigurado, pag bumalik ako sa pagtitinda, babalik din yung mga suke ko. Nako. Tebeng, hindi ka ba napapakot? Baka mamaya sa'yo naman may mangyari. Eh, sigurado nandun pa rin si Sheila. Siguradong matutuntun niya ang mga bata pag nagkataon. Eh, Nay, kung hindi ko naman susubukin, paano na tayo? Saka sandali lang naman yun, Nay, eh. Pag medyo mabuti-buti na yung kita ko, abay, hahanap na ako ng ibang pagkakakitaan. Ah, ikaw na nga ang bahala. Ang sa akin lang naman, eh, ang iniisip ko yung kaligtasan mo tsaka kaligtasan ng mga bata. Kailan ho ba naman hindi naging malakas ang loob ko, Nay? Sa totoo lang, nakakatakot yung lakas ng loob mo. Para ho sa kapakanan ng lahat. Isa pa ho, Nay, tutulong pa rin naman ako si kay Tembong sa araw, tapos sa gabi, matitinda ako ng sigarilyo, mag-deliver ako. Sandali lang yun. Hey, Beng, TNX, ha? Ang TNX. Thanks. Yun talaga. Okay lang yun. Ikaw pa nagpapasalamat. Kami nga itong yung kita mo sa karinderya, tamang-tama lang sa'yo. Eh, ngayon marami na tayo dito. Kailangan marami din ako mayod. Hi! Sir. Sige, sige. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw ang Sheila na kilala nung bata. Hindi mo naman siguro customer yun, ano? Sus! Gago ka naman. Bata-bata nyo para maging customer ko, no? Wala pang pera yun. Kailan mo naman ako babalikan?
Eh, masyado pa kaming busy ngayon dito eh. Alam mo, takot na sa'yo si Mama Cora. Niisip niya, ay baka belta mo daw yung club niya. Hinding-hindi ko magagawa yun kay Mama Cora. Eh ako, kailan mo naman ako babalikan? Ha? Ikaw ah, madami ka ng utang sa akin. Oo nga eh. Bayad na. Alin? Yung bata. Ako, delikado yan. Hindi pwede yan, Sheila. Bakit? Malaking pera ang kailangan mo para sa piyansa niya. Bakit? Malaki rin naman nahihita niya sa akin, diba? Yung records ng bata, paano? Anong ginagawa nitong lighter ko? Kung hindi pwedeng sunugin yung mga records na yan, ano? Eh, kung mabulilyaso ako. Bulilyaso? Kung sasabihin ko na bulilyaso, pati asawa mo, gugulahin ko. Kasing pumunta ng palengke. Papunta ko na lang bukas. Teka, sandali ah. Opo, sige po. Oh, salamat po. Ano ba lulutuin ng nanay mo? Eh, magsasalsyado daw po kasi siya. Masarap yun ah. Sabihin mo sa nanay mo, huwag niya akong kakalimutan ha. Aba, kayo pa. Eh, lagi naman kayong meron doon. Eh, ang bait-bait mo sa nanay eh. Ako naman, magluluto ako ng gulay. Sabihin mo, mamaya, magpalitan kami ng ulam para kumpleto. May isda na, may gulay pa. Ay, oo nga po. Masarap ha? Nga po yun. Sige po. Alisa po ako. Baka mapagbaltan pa ako nung nanay. Oh, Mare. Saan lakad mo? Kaya, Adela. Hindi ko kaya pinagagawa mo sa akin. Huwag kang aatras sa plano natin. Akong makakalaban mo. Pero, Adela, wala namang atraso sa akin si Minda. At saka, hindi ako pumapatay ng tao. Hindi pa. Hindi ka pa pumapatay. Magkano ba ang kapalit ng isang buhay na wala namang connection sa'yo, ha? Hindi ko talaga yata kaya. Kaya mo yan, Dolpo. Kung hindi, ikaw ang ipapapatay ko. Kaya huwag na huwag kang aatras sa akin. Nay, ano ho yung mabahong yun? Ano bang mabaho? Meron nung di magandang amoy eh. Nay, sira na ho yata itong giniliw. Huwag nyo na kayang gamitin. Oh, sira. Baho eh. Hindi pa sira ito. Nakulob lang sa plastic kaya nagkaroon ng amoy. Pwede pa to. Sigurado kayo, Nay. Bebeng naman. Ikabaho eh. Eh, sayang to. Pwede pa yan. Mahal-mahal yata ng ililigay. Okay. Totoy! Totoy! Oh. Kaya ka na! Talaga po? Oo. Oh. Salamat po. Tara, RJ. Upo ka muna. RJ, ano ba itong gulong pinasukan mo? Salamat po. Nako, dapat naman talagang tulungan kita, no, at kakampi kita.
Mabuti na lang. Naku, boyfriend ko noon yung investigador dito. Kung hindi, nabulok ka siguro dito. At sinabi pa nila na bibigyan ka daw nila ng isa pang pagkakataon. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa inyo. O ano? Meron ka bang tutuluyan? Wala nga po eh. Ay naku, tamang-tama. Huwag ka muna sa akin. Kung magpapakabait ka. Opo, magpapakabait po ako. Pero huwag po ipapalam kay mami ang nangyari, ha? Ba't ka naman gagawin niyo? Sige na, tara na, ha? Kao po! Kao po! Kao po! Sandali lang Kao po. Ay, walang tao dyan. Matagal na pong umalis. Ganun po ba? Pero dito po ba nakatira si Lilibet Santiago? Oh, si Bebeng? Oo. Oo, dyan nga ho nakatira. Pero more lang, mayroon mang gulo dito. Umalis na, lumayo na po. Ito lang ho kasi ang binigay sa akin sa presintong address eh. At alam niyo ho ba kung saan sila tumuloy? Naku, hindi po. Pakisabi naman ho sa akin kapag kami nabalitaan kayo sa kanya. Oh. Sino ho ba sila? Ah, ako ho yung ama-amahan ng isa sa mga batang inampon niya, si Marie. Ako si Abel. Hayaan niyo po. Kapag mayroon ako nalaman, ipapaalam ko po sa inyo. Po. Ito po yung number dun sa tinutuluyan ko ngayon, sa pinagtatrabahohan ko. Pakitawagan niyo ako ho. Ano? Salamat ho. Wala po nga naman. Sige. Tembang! Ano ba klaseng pagkain yung pinakakain mo sa karinderya mo, ha? Bakit ho? Yung mga tauhan kong kumain sa karinderya mo ng tanghalian, dinala lahat sa ospital. Mga nagsusuka at nahihilo. At sabi sa klinik, food poisoning daw. Mga nakakain sila ng sira. Imposible ho yun. Anong magiging imposible? Nangyari na nga. Eh, wala naman ako kung pinapakain sira sa karinderya ko eh. Tsaka sir, matagal yun akong kilala. Wala akong nangyayaring ganyan. Ay nako, Tembong. Sana kung isa lang dinala sa ospital. Ire-report ko kayo sa Barangay Health Center. Kumanda kayo sa investigasyon. Tandaan yan. Ka pa. Akala ko natutulog na kayo. Sino naman ang makakatulog sa nangyari kanina? Hindi mo naman kailangan itago yung nararamdaman mo eh. Alam ko sa kilos mo na nangihinayang ka sa lahat. Habang buhay nata namin pinagpagura ng karinderya, Bebeng. Alam mo, walang natitira sa ala-ala ko na hindi kasama ang karinderya. Kapamilya ko na bawat kaldero. Ha? Pag may problema ang karinderya, apektadong apektado ako eh. Kami nagdala ng malas, no? Wala akong sinisisi. Talaga yatang ganito ang pupuntahan natin eh. Kasi, sinabi ko na nga, sira na yung karne. Isinahog pa rin. Hindi naman sinasadya ng tiyang yun eh. So, alam ko, iniisip lang niya na kung paano tayo makakatipid.
Huwag niyo na akong pagtalunan. Inaamin ko, kasalanan ko. Pasensya na kayo. Tembong, alam ko kumikita ang karinderya mo. Kung makakabigat pa ako dahil sa mga nagagawa kong mali, kailangan mo, hindi na ako makikialam. Tsang, hindi naman sa ganun. Eh, huwag niyo na itago nararamdaman ninyo. Alam ko, nagagalit kayo sa akin. Pasensya na kayo. Saan naman? Sa pag-aasikaso niyo sa akin? Sus! Pag-aasikaso ba yan? Diyos ko, sigurado akong ang nanay mo mas maasikaso kaysa sa akin, ano? Sana nga kung ganun. Kaso hindi na makamahal eh. Sus! Eh, kitang-kita naman sa pagmumukha mo na napakabait mong bata, ah. Paano ka hindi mamahalin? Kung ako naging mami mo, nako, mamahalin kita ng sobra-sobra. Dahil kay Rina. Eh, bakit naman si Rina? Ako naman ang tunay na anak. Pero pakiramdam ko, mas mahal ni mami si Rina kaysa sa akin. Alam mo, kung pareho kayo napunta sa akin, mamahalin ko kayo ng pantay. At kahit hindi ikaw ang tunay kong anak, lahat gagawin ko para lang maging masaya ka. Sana, kayo na lang ang mami ko. Naku, pinabola mo pa ako. Ang sweet-sweet mo naman. Kaya naman napakalapit agad ng loob ko sa'yo eh. Gusto mo, ako na lang muna. Talaga? Oo naman! Salamat po! Sikian? Sino yan? Sino yan? Money.
Thank you.